Mabuhay! Ako po si Catriona McRae, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCAOfficial. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. Ito ang Padayon! The NCCA Hour! Sulong na! Sulong na. Mabuhay isang makulay at buhay na buhay na hapon mga kapadayon. Mga partners, ano nga ba ang kanilang dapat abangan ngayong hapon sa ating programa? Magandang hapon mga partners at magandang hapon mga kapadayon. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang karapatan ng mga artist. Para pag-usapan ang rights ng mga composers at saka ng mga music creators, kapiling natin ang chair ng membership committee ng PhilsCAP, si Tito Cayamanda. At makakapiling din natin mula naman sa Intellectual Property Office or IPOPIL, si Attorney Ezequiel Valerio. At siyempre pa, nandyan pa rin ang sining inspirasyon at sining galaw. Lahat ng yan ay dapat ninyong abangan dito lamang sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon, ang Padayon! The NCCA Hour! Mahusay, magaling, at makasining. Yan ang Filipinong artista. Halina't sila ating panoorin, hangaan, at palakpakan dito lamang sa Sining Galaw! Lumay, refleksyon ka ng kulturang walang bahid ng dayuhan. Salamin ka ng sariling kaganyahan. Sa inyo nakasalik, pag-asa ng taong bayan. Tanging ikaw ang nalalabi, bantay ng kabundukan.
sinisakpan sa sinutihan. Lain-lain di kumpareho ang inisturyahan. Kaya't waya-waya, wara-wara sa iban. Sa pangin na buhi, mudis ka timan. Magkalisod-lisod sa lamis sa may sunan. Ikatahaan kay mahigay unuman. At sa gajud pagdamadya kay makikamatay man. Surigaw no, hamang kao kuman. Sa lungsod sa syudad sa dalilatan. Umay paigo, umay lingaw. Siguruhon na makabot, pinadama rajaw. Gusto'y bisaya kong dalaw. Usalain na lasod. Mulang yaw, mapalaw. Sa pagkabiyo, adyaw ka hatlo. Adyaw ka sipo. Adyaw ka ligi. Adyaw ka tagigala. Surigaw, 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 surigaw. Surigaw, 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 surigaw. Surigaw no, hamang kau kuman. Sa lungsod, sa syudad, sa kalilasan. Umay paigo, umay lingaw. Siguro na makabo. Isang mapagpalang araw mga kapadayon, tayong mga Filipino ay likas na mahilig sa musika. Hindi makukumpleto ang ating araw kung walang kantahan o tugtugan. At ngayong panahon ng social media, hindi rin tayo magpapahuli sa paggamit ng iba't ibang tugtugin lalo na sa ating mga YouTube at TikTok videos, musical covers at virtual events at performances. At ngayong ang linggo ng musikang Pilipino, ating alamin kung paano nga ba mapaprotektahan ang mga karapatan ng Filipino composers, music creators at music users, lalo na ngayong digital age. Ngayong hapon, makakasama natin ang isang composer, musical arranger, movie scorer, record producer at chair ng membership committee ng Philippine Society of Composers, Authors and Publishers o PhilSCAP. Narito po, welcome sa Padayon, si Ginoong Tito Kayamanda. Hi Sir Tito, magandang hapon po. Welcome po to Padayon. Magandang hapon. Sir Tito, bago po tayo dumako sa ating mainit na usapan tungkol sa karapatan ng mga miyembro ng PhilSCAP, atin po munang aalamin, kikilalanin po kayo bilang isang music artist. Balita po namin ay kayo umimikha ng mga hits ng mga sinulat na songs tulad ng Till My Heart Aches and Someone's Always Saying Goodbye, Only Me and You at marami pang iba na talaga namang mga super hits. Ano po ang sekreto ninyo sa pagsusulat ng mga kanta at awiting ito? Alam mo, yung pagsusulat kasi parang ano yan eh, nasa puso yan, nasa puso ng isang tao na nararamdaman. Kapag nandun yung mood, talagang makakagawa ka. Sinasabi ko nga, kapag nandun yung mood ko, kahit mga 15 minutes, 20-30 minutes na makakagawa ko na isang kanta, pero pag wala doon yung mood, talagang minsan naabot 2 linggo, 1 buwan, di ko pa mabubuo yung kanta. Talagang ano lang, pag pumasok na yung siguro yung passion, yung pakiramdam, yung pag-ibig ko sa puso ko, talagang dire-diretso yung makakagawa ka ng kanta. And ano din,
based on life experiences, hindi lamang para sa sarili ko, pero doon sa mga ibang tao na nakilala ko at nakasama, nakapagkwento sa akin ng tungkol sa buhay nila, doon ko rin hinuhugot yung ibang kwento ng mga kanta. Partner, for the record, ano yung mga awit yung nabanggit ko kanina, katulad nung Someone's Always Saying Goodbye sa Kayo Until My Heart Takes End, talagang ilan sa pinakamanga paborito. Lalo na po, sir, sa video, okay. Hanggang ngayon, talaga pong kapag tayo umawi sa video, okay, yun po ang ating mga most requested songs. So yun, partner, nabanggit mo na yun, kinakanta sa video. Kaya hindi ko lang alam kung papaunlakan tayo ni sir yung sarili niyang komposisyon, eh. Maririnig natin yung kanyang rendition. May version. May version. Sir, pwede mo ba kami makahingin ng sample na yung komposisyon niyo ay marinig mismo namin? Yung favorite niyo, sir? Ito yung unang-unang Tagalog song na nasulat ko at ginawa pa nga ang theme song na isang pelikula ni... Ayan, ready, sir. Si Juday, saka si Piolo. So, ang title nito is Bakit Di Totohanin? Ganda! Carol Banawa. Love it. Yeah, sana, kung alam niyo, pwede kayo sumabay, ah. Sige, sir. Tatay ko yan. Pag ako'y nasa tabi mo, ay kailakas na pasagutin ko at hilingkol lang. Sana'y malaman ang tukoy sawa na sa biruan. Bakit hindi na tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paghingap. Dahil nga bang matagal ay lalo natutunan magmahal sa mga impromptu yung partners. Are you namang ano, Till My Heart Takes End? Nag-request kahit yung chorus lang. I was afraid this time I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just want to be with you tonight. And if you do, I dream to come and touch me once again. I just keep on dreaming till my heart extends. Wow, partner, di ba naman ang original hugot songs? Wow, sir, talagang nakakatuwa. Ang music na si Benny Saturno, ako yung nagsulat ng lyrics. Talagang karangalan, sir, na kami ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na kaya po ay makapanayam at mismo kayo po ang kumanta ng inyong composition. So, sir, pag-usapan naman po natin ang PhilsCAP o ang Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Sir, maaari niyo bang ibahagi sa ating mga padayon kung ano po ang gampanin ng PhilsCAP? Ang PhilsCAP ay siyang nagbabantay, nagmumonitor ng lahat ng mga gumagamit ng music, ng mga kanta, ng songwriters. So, kapag ang isang kanta ay tinugtog sa radyo, sa TV, o sa isang establishment, sa restaurant, sa hotel, hindi yan libre. Yan ay may certain amount na binabayaran sila dahil nakakapagbigay ng ano yan. Iba yung nagagawa ng music, eh. Kapag, alam mo na, pumasok ka sa isang convenience store o sa isang supermarket, kahit na hindi ka bibili doon dahil nagustuhan mo yung music, titigil ka na matagal, so baka maya-maya mapapabili ka na rin. So may nagagawang tulong yung music sa kanila, so kailangan magbayad sila doon sa lumikha ng kanta. So yan yung mga ginagawa ng PhilsCAP. Binabantayan yan kung sino-sino ang gumagamit at yan ay sinisingil nila doon sa gumamit at ibinibigay naman doon sa lumikha ng kanta. Ayun, so talagang binabantayan ng PhilsCAP ang mga karapatan po ng ating mga music artist. Pero maliban po doon, sir, ano pa po yung mga programa at advokasya ng PhilsCAP? Ang programa at advokasya ng PhilsCAP ay nagbabantay ng lahat ng mga nakakagamit ng mga kanta ng mga composer. Para sa ganun ay
ano mo sinisingil yan eh ng feels ka palimbang tinugtog sa TV, sa radyo, sa restaurant, sa hotel, sa mga mall, lahat yan ay naglilisensya yan. Kumukuha ng license sa PhilsCap para magamit nila yung mga kanta. At pagkatapos naman, sinisingil naman ng PhilsCap yan para sa ganun ay maibalik naman doon sa tunay na may-ari sa copyright owner ng kanta yung bayad doon sa kanta at kumita naman yung may likha. Sir, meron po ba kayong mga activities na inihanda bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino? Kung mga ilang taon na ginagawa ng PhilsCap yan, tuwing dadating ang Linggo ng Musikang Pilipino, ay talagang naghahanda kami. Usually, ang ginagawa ng PhilsCap, nagkakaroon ng yung tinatawag na Master's Lecture Series kung saan pumipili kami ng mga bagay na po pwedeng mailagay doon, maging seminar at masabi, maibahagi ang kaalaman sa mga tao, sa mga ordinaryong mamamayan. Para sa ganun, alam naman nila kung ano yung nangyayari at responsibilidad din ng mga nakikinig. Para sa ganun ay umaayon sa batas yung paggamit ng mga kanta. So, para naman po sa mga interesado, paano po maging ang miyembro ng PhilsCap at sino po ang kwalipikadong pwedeng sumali sa organisasyon? Sa totoo lang, ngayon mas madali na eh. Kasi pag nag-upload yung, alba, ako, isang nakaisip akong gumawa ng kanta, tapos nirecord ko yan, tapos in-upload ko sa YouTube, sa Spotify, kahit sino ngayon pwede mag-upload eh, di ba? Kapag yung kanta ay yung tawag natin yung streams, may nanood, may nag-click, may nakinig, at umabot yung pakikinig ng 1,000 streams, 1,000 views, yun ay yun ang minimum na requirement para sa ganun ay pwede ka nang mag-apply bilang miyembro ng PhilsCap. Pero dapat yung kung halimbawa sa YouTube, dapat yung video ay yung tinatawag natin na monetized. So yan ay may advertisement at kumikita. Kasi hindi naman po pwede na kahit sino na lang upload ko sa YouTube na wala namang nakikinig. Siyempre meron namang mga qualifications para sa ganun maging miyembro ka. So pag nasa YouTube, nasa Spotify, na abot mo yung minimum na requirement ng views, ng streams, pwede ka na sumali, mag-apply bilang miyembro ng PhilsCap. Ayun, sir. So, kapag ka po naging miyembro, na ano po yung mga benepisyo sa kanilang pagiging bahagi ng organisasyon? Kasi, alimbawa, kung ako ay nagsusolo lang, meron nga akong mga kanta at ito ay, sabihin na natin, sumikat, nag-hit. Pero, kung halimbawa, ginamit sa ibang bansa, ginamit sa US, ginamit sa Europe, ginamit sa Japan, napakahirap na kausapin ko yung napakaraming gumagamit na yun kung ako'y nagsusolo. Yan yung trabaho ng PhilsCap. Kaya yung lahat ng mga miyembro ng PhilsCap, hindi na nila po problemahin yun. At isa pa, yung pagmomonitor, pagbabantay, kung hindi ka miyembro ng PhilsCap, siguro magpupuyat ka at makikinig ka ilang istasyon ba ng radyo yung kaya mong pakinggan, tapos pupunta ka sa mga restaurant, sa mga bar, at titingnan mo kung kinakanta ba, tinutugtog ba yung kanta ko. Yan yung ginagawa ng PhilsCap. Mahirap gawin niya ng isang individual lamang. Para sa ganun, ay mabayaran naman yung kanta niya at mapunta doon sa composer. So sir, paano po yung meron kayong mga tao na nagmamonitor po ng mga pag-play sa radio, ng mga awitin? Merong mga tao na nagmamonitor, pero ang malaking bahagi ng pagmamonitor niyan ay naandoon sa isang merong monitoring agency na hinire ang PhilsCap, yung tinatawag namin na BMAT. Ito ay based sa Spain. At meron silang, kumbaga nakalink sila sa buong mundo, at dahil digital na nga, so yung kanilang application na sense nila, parang may sensor na ganun, na biglang kapag may gumamit doon, magre-register yon doon sa kanilang sistema, at pagkatapos, yun yung kanilang
i-re-record kung sino-sinong gumamit, gaano kahaba pinakinggan, gaano kahaba tumugtog, tapos yun ang nire-report nila sa PhilsCap. Pagkatapos yung PhilsCap naman, base doon, yun naman yung ipapadalang report sa kung sino man yung dapat na magbayad, kung sino yung mga gumamit. Sir, ngayon po nauuso ang paggamit ng iba't ibang musika sa iba't ibang platforms tulad ng partner. Ito ha, TikTok, number one. Number two, YouTube. At syempre ang ating Facebook. Maging sa mga online performances, yung ating mga live streaming nga po. Paano po ba may iwasan ang copyright claims o strike sa iba't ibang social media platforms? Ito po amin din problema minsan sa aming programang Padayon. Eh, talagang mahirap, ano? Pero yun mo naman, buong mundo yan. Yung digital transmission na yan. So, hindi naman 100% ay makikita mo at malalaman. So, hanggang sa ngayon, ay inaayos pa rin talaga nakikipag-usap ang PhilsCap sa iba't ibang society sa buong mundo. So sir, ito naman pong mga mahilig gumawa ng mga musical covers, no? May nilalabag hubang batas ang mga individual na mahilig magtanghal ng mga musical covers online? Ang copyright law kasi napakalawak. So, depende sa kung saan ginamit, kung paano ginamit. Kung halimbawa, katulad nyo, kung kayo ang gagamit for educational purposes siguro or para ma-inform yung mga nakikinig, walang problema doon. Pero kung halimbawa, ginamit ko yung kanta ng isang composer at sa paggamit ko ng kanta niya, hindi ako nagpaalam sa kanya, nilabag ko na yung kanyang karapatan doon. Para din siguro may hambing natin yan sa kung halimbawa naghanda ako, nagpa-party, so marami akong bisita, kailangan ko ng maraming mesa at saka upuan. Siyempre, yung mga mesa at upuan, maikukonsidera natin yung copyright infringement. So, kailangan talaga hanapin ng kung sino yung copyright owner at magpaalam sa kanya para hingin yung permission na gagamitin ko to. Kung hindi naman yan pagkakakitaan ng malaki, palagay ko hindi naman magiging mahirap yung usapan. Sir, tungkol naman po dito sa ating susunod na katanungan, ano po ang inyong maipapayo sa mga nagsisimula pa lamang na composers at music creators patungkol sa protection ng kanilang mga likha, lalo na po ngayong panahon ng digital age? Ang maipapayo ko sa mga composer na bago ngayon, mag-join sa PhilsCap kasi bukod sa, alam mo na, dito sa PhilsCap, nandito yung pinakasikat, pinaka-successful na mga songwriters natin na makakasama mo. Di ba, parang ang sarap ng pakiramdam na, uy, kumbaga, member ako ng isang organisasyon na member din si Mr. Kayabyab, si Ray Balera, si Benny Saturno. So, yung mga ganon, napakasarap na pakinggan nun. So, sumali sila sa PhilsCap. Walang magiging problema na ganon. Sir, ano naman po ang responsibilidad ng mga manonood at tagapagtangkilik ng original Filipino music upang masigurado po ang wastong paggamit ng copyrighted music online man at offline? Yung mga nakikinig, mga tumatangkilik ng original Filipino music, ang request naming mga composer ay wag basta-basta na lang, alam mo na, yung download dito, download doon, tapos gamit dito, gamit doon. Okay lang kung yun ay libangan lang, hindi naman pinagkakitaan. Pero marami kasi na magpaalam lang doon sa, lalo na ngayon, mas palagay ko hindi na ganun kahirap ngayon na makipag-reach out or makontak yung composer eh, dahil sa social media, di ba? So, kung magpapaalam lang po tayo ng maayos at yung mga composer naman po natin ay maluwag din naman kasi alam mo ang music ay napakabisang pamamaraan para sa ganun mag-communicate ang mga tao eh. Maaring hindi tayo nagkakaintindihan ng language dahil ibang galing kasi ibang bansa, pero dahil doon sa music kahit paano nagkakaroon ng connection eh yung buong mundo.
Mga kapadayon, sa bawat musikang Pinoy na ating tinatangkilik, sana'y maging mas responsable pa tayo, lalo na sa pagkilala sa mga karapatan ng mga kompositor at musikerong lumilikha ng mga ito. Kaya naman ko na ayos yung panakaragdagang kaalaman, tumutok lamang kayo dito sa ating programang Padayon. Istorya ng ating mga kababayan, inyong kapulutan ng aral at paghugutan ng panibagong pag-asa. Dito lamang sa Sining-spirasyon. Hi po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jumar Sagrado from Mindanao, ang visual artist ng Camiguin Island. Nung nagsimula po yung pandemic, doon na po talaga ako nagsimula mag-drawing. Actually po, nagsimula talaga ako na walang-wala po, walang art materials dahil po sa hirap po ng buhay namin ngayon kasi pandemic po din kasi eh. Actually po, yung gamit ko lang po talaga noon is Mongol pencil lang po at uling lang po. Yung uling po, ginagawa ko po yun na charcoal powder po. Dahil po sa pandemic, doon na po ako nagsimula mag-drawing kasi napigyan ko po ng time yung pag-drawing dahil po sa pandemic. At the same time po, nung baguhan pa lang po ako sa larangan ng sining, di talaga po mawawala yung mga taong toxic po na idadown ka talaga nila pababa. At minsan sinasabihan pa ako na, uy, ang pangit naman ang gawa mo. Wala kang mawapala sa pag-drawing na yan. At ang mahal-mahal pa ng mga gamit nyo. At yun po yung ginawa kong inspirasyon. At alam ko naman po sa sarili ko na walang mahusay po na artist ang di nagsimula sa pagiging beginner po. At sa tulong na rin po ng mga kapwa ko artist na nagtulong talaga sa akin na para mag-improve talaga po ako ng ganito. Lalo na po ngayong pandemic na ito, ang laki talaga ng tulong sa akin yung pagiging visual artist ko po. Nagkakatulong po ako sa pamilya ko po, no, sa mga magulang ko po, sa mga financial budget namin dito sa bahay. At nakakabili rin po ako ng mga gamit ko po sa pang-drawing sa sarili ko pong pag-isika po. Gusto ko rin po na mag-mosaic po. Mosaic po ba? Gagawa po ako ng isang portrait po na gamit po yung pera. Yung pera po, yung mga coins, yun po yung gagawin ko po na mosaic para makabuo po ako ng isang portrait po na tao. Sa kapwa ko artist naman, masasabi ko lang po talaga is keep it up lang always. Huwag tayong susuko sa passion natin. Lalo na po sa mga beginner artists ay wag po talaga kayong mag-give up kasi darating din yung tamang panahon na huhusay din po kayo at sabayan lang po talaga natin ang sipag at tiyaga at wag po natin kalimutan yung Panginoon na nagbigay po sa atin ng ganitong talento kasi ilan lang po ang meron na ng ganitong talento po na binigay ni Lord. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong linggo ng musikang Pilipino, ating namang alamin ang mga batas na naglalayong pangalagaan ang interes at kapakanan ng ating music industry. Narito po si Attorney Ezequiel Valerio, ang Assistant Chief ng Accreditation and Standards Division ng IPOFIL, Bureau of Copyright and Related Rights. Magandang hapon po, Attorney! Magandang hapon po! So bago po tayo dumako doon sa meat ng ating conversation, ano-ano po ang gampanin ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOFIL at paano nito binabantayan ang kapakanan at interes ng buong creative sector ng ating bansa? Okay, so bali ang IPOFIL, bali kami ang lead government agency na tinakda upang mamahala at magprotekta sa mga intellectual property rights, 'di ba? Ng ating mga creators, ng ating mga inventors, ng ating mga authors, ganun. So, hindi lang naman copyright ang involved, ang kasama sa mandato ng IPOFIL, no? Nandito rin yung mga ibang intellectual property rights, sulad ng trademarks, ng patents, ng mga utility designs, mga ganun. Pero ako po, bilang miyembro ng Bureau of Copyright and Other Related Rights, so yung bureau po namin ang in charge, no? Sa paggawa ng mga policies about sa copyright ng ating mga creators and ng mga authors, yung mga creatives natin sa iba't ibang industriya. So kami po ang namamahala dito, pati na rin ang
ang pagka-credit sa mga CMO, sa mga collective management organization. So part din po yun ng trabaho namin sa aming bureau. Okay. So meron po tayong law on copyright na nakapaloob sa ating intellectual property code. Ano-ano po ang salient features ng batas na ito? And how does it apply to the music industry? Okay, siguro ang pinaka-importanting bagay na maibabahagi ko ngayon, ano? At this is actually one of the things na surprisingly, hindi lahat ng creators natin aware dito, no? Ang copyright, hindi siya katulad ng trademark or ng patent na kailangan mo munang irehistro sa amin, sa IP Ophel, bago ka maging protektado. Sa copyright actually, from the moment that a work is created, automatically protektado na siya ng copyright. So hindi na yung ating mga creators, yung ating mga music artists, mga composers, they actually don't have to, they are not legally required to register bago maging protektado yung kanilang mga creative works. Although of course, there are advantages kung inirehistro nila sa amin yung kanilang mga creative works. Pero yan, that's actually one of the things na most people are surprised to learn na parang, ah, ganun pala. So kung kunyari ako, painter ako, from the moment na matapos ko na yung painting ko, automatic meron akong copyright dito. A lot of people are actually not aware of that that principle. Nabanggit niyo po kanina ng attorney na mas napoprotektahan nga po nila yung copyright pag narehistro sa IPOFIL. Yes. Of course, ayun. Yes. Kasi ang ano, bali ang advantage ng ano ng pagre-rehistro yon ng gawa nyo sa amin, may issuehan namin kayo ng certificate of copyright registration. Ito ay parang kumbaga magagamit niyo as ano pruweba ng inyong ano na kayo ang creator or ang author ng inyong gawa, di ba? So kung sakasakali man na magkaroon ng adverya, kung kunyari bigla magkaroon ng kaso ng infringement or ng ano ng piracy, kung ano man, meron kayong may pipresenta na dokumento na nagsasabi dito na kayo ang author or ang gumawa ng inyong work, di ba? So it's actually very useful to have your works registered with us. Sir, ano po yung proseso para i-register yung mga original works ng isang creator? Yes, ngayon ano, so bale simula nung pandemic, we have shifted to offering our services online, di ba? So with regard to applications for copyright registration, pumunta lang kayo sa website ng IPOFIL, and then under sa copyright services, meron tong link on how to register your copyright. So nandun na lahat ng kailangan nyo, yung application form, pwede nyo i-download doon. Fill upan nyo lang, and then i-email nyo sa amin, nandun na rin yung email address, makikita nyo sa website. I-email nyo lang sa amin, and then you also send us copies of yung work na i-deposit nyo. So for example, mag-deposit kayo ng libro, pwede kayo mag-send ng digital copy nung text para matanggap namin. And then after that, you will pay the required fee, very minimal lang naman. And then after namin ma-evaluate yung work nyo, kung pasok siya for registration, may issue na agad kayo ng electronic certificate of copyright registration. And then afterwards, you can also request for a physical copy ng certificate kung gusto nyo. So mga kapadayon, ngayon na alam na natin, so please visit the IPOFIL website to register your creations para po maiwasan ang anumang aberya in the future and to protect your creations more. Yan. So sir, sa local music industry naman, napansin nating lahat, no? Sa YouTube, ang daming nagko-cover ng mga songs, ng mga music, ng mga artists natin. And suddenly, merong mga feature, may mga streams na na-mute o biglang nakalagay na this is not available. Parang ganon. So ito ay I would assume na merong violation na nangyayari, no? Because ginawa nila, pinost nila to, maybe because walang permission from the author or the creator. So ano-ano po yung mga talamak na violations laban sa intellectual property code? At paano po ito maiiwasan? Well, una-una, tulad yan na binanggit mo, yung sa mga online platforms na yan, ang tawag dyan usually ay parang copyright strike. Kasi yung ano, like for example sa YouTube or sa Facebook, yung mga algorithms nila, they automatically detect kung meron kang na-upload na copyrighted work. And then they will, kumbaga ang default nila is they will send you copyright strike or copyright notice or i-mute ka nila kasi they assume na wala kang permission to use the work, di ba? Kasi normally sa copyright, ang principle dito is
you have to be licensed or you have kailangan nakapagpaalam ka dun sa copyright owner bago mo magamit ang kanyang work, di ba? That's the general rule sa copyright, di ba? So ang ginagawa ng mga online platforms, yung mga nag-upload ng content and then pag napansin nila, kung kunyari nag-upload ka ng video, meron kang background music, di ba? Let's say yung background music mo is isang current na kanta, di ba? Usually, minimute nila yon kasi nga, they assume na wala kang permission or wala kang license from the copyright owners to use the song, di ba? So, meron namang mga workarounds dito. Like for example, instead na gumamit ka ng mga current na kanta sa inyong content, pwede ka namang gumamit ng mga royalty-free songs, di ba? Or yung mga kanta na nasa public domain. Yun yung mga kanta na pwede mong gamitin libre, wala na siyang paalam, hindi mo na kailangan magbayad ng royalties. And so pag ganun, hindi ka magiging subject to copyright strike, di ba? Maging aware tayo doon sa mga specific terms and conditions ng bawat online platform na ginagamit natin. Kasi usually naman, naka-outline naman doon kung ano yung mga rules nila with regard to copyright. So attorney, pag bago ko po, let's say ako may vlog ako and then I'm using like a background music, no? Paano po siya maiiwasan na hindi i-mute ng mga nagpo-police sa internet? So do I have to ask permission ahead of time and then give the proof to a certain body para hindi nila i-block yung aking content? Ang alam ko, like sa YouTube, di ba? Parang meron na yata silang built-in system within the platform wherein you can, kung ikaw yung copyright owner, halimbawa, nakita mo na merong nag-upload ng isang content na nandun yung work mo, you can actually choose to send a notice to the uploader asking him or her to halimbawa pay royalties or to monetize yung 'di ba sa YouTube ang pag-monetize ng content dyan is usually through ads, 'di ba, yung placement ng ads. So in that way, parang it's as if papayag ka, kumbaga kung ikaw yung uploader, papayagan ka ng author na gamitin yung work niya, ang kapalit nun, magbabayad ka na lang ng royalties, 'di ba, or papayag ka na i-monetize yung through the ads, 'di ba? So hindi naman siya automatically na parang copyright strike agad or papa-pull out agad yung video mo or mamumute. Yung mga ganun naman parang remedial measures lang yun. Usually naman the corporate owners will get in touch and then pwede kayo mag-negotiate. Bakit naman po mahalagang maintindihan ng ating mga kapadayon ang kahulugan at kahalagahan ng mga salitang intellectual property at copyright, lalo na ngayong digital age? Since everything nowadays nga is digital na, no? We just have to be aware, di ba? Ano yung boundaries ng pwede natin gawin, lalo na online, di ba? Kasi baka mamaya nag-violate na pala tayo ng copyright laws, hindi man lang tayo aware, di ba? So it's actually be aware of yung potential copyright violations na pwedeng mag-occur, lalo na sa pag-upload ng content online. But at the same time, let's also think na baka naman kasi inisip natin na sobrang strict naman ang copyright laws. Hindi naman, di ba? As long as susundin natin kung ano yung nararapat ayon sa batas, di ba? Hindi naman ito magiging hadlang sa paggawa natin ng ating trabaho nang walang takot na baka magkaroon tayo ng copyright violations. May mga programa po ba ang IPOFIL na gumagabay sa parehong music creators at users or mga content makers upang mas maintindihan nila ang batas on the law on copyright at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa intellectual property code? Yes, actually, every month, meron kaming cycle of free webinars. Take note, libre siya. You just have to sign up, you just have to register online sa website ng IPO. Free webinar siya na parang per week, it touches upon a particular intellectual property rights. For example, yung first week, it deals about copyright. Second week, trademark. Third week, patents, and so on and so forth. Diba? Ganon. So, ano siya? Monthly cycle yan. So, every month nang ulit yan. If you miss a topic this month, pwede mo siyang kunin uli next month. And so far, we've had very good turnout sa mga participants dito kasi nakita talaga na a lot of people are getting interested they want to be more aware about sa intellectual property rights nila. So, you can take advantage of that. And then, bukod pa doon, kung gusto nyo ng more in-depth discussion on a particular copyright topic,
pwede kayong mag-request actually for ano, for a webinar sa aming bureau, sa Bureau of Copyright. You just have to send a formal request letter and then you can negotiate, diba? Lalo na kung talaga medyo kumbaga pag beyond the basics na yung usapan, diba? This coming November, gusto ko lang i-plug, we will be having the first ever Philippine International Copyright Summit. It will be a week-long affair slated, I think, for the third week of November. Magkakaroon tayo ng speakers both from international and local sa iba't ibang fields ng mga creative industries natin. Ano? So, ano siya? We hope to gather lahat ng creatives sa bawat ano, sa bawat sector para siya para maging ano lang, kumbaga maging usapin lang talaga at maging aware, 'di ba, ang mga tao about copyright. May registration po itong summit na ito. Yes, oh. We will announce soon pag ano na, pag na-plan siya na namin. So ngayon kasi nasa ano, nasa planning stages pa lang kami, but it's open to the public naman as long as they register. So we just wait for further announcements. Abangan po namin yan, attorney. Very interesting yung topic na yan and very, very timely. So, attorney, paano naman po maaaring makatulong ang ating mga kapadayon sa pagpigil o pagsugpo ng mga intellectual property violations, lalo na ngayon sa social media platforms? Yes, yung mga ganyan, actually, sa IPO field, meron din kami tinatawag na Intellectual Property Rights Enforcement Office or tinatawag namin na IEO. Itong IEO, ito ang kumbaga ang aming ano, tanggapan para sa mga complaints involving counterfeiting or pamimeke at piracy or pamimerata. So yung piracy, it's very relevant actually for our music industry, diba? So if anyone from the public, kung meron kayong gustong ano, ireklamo or isumbong, pwede kayong mag-email sa aming IEO, the email address is operations@ipofield.gov.ph, or meron din siyang sariling Facebook page. I-search nyo lang yung ano, Intellectual Property Rights Enforcement Office, and then pwede kayong mag-send via ano lang, via Facebook Messenger, kahit ano lang, screenshot ng gusto nyo i-reklamo, and then magkwento lang kayo kung bakit siya, kung bakit sa tingin nyo it's a case of counterfeiting or piracy. So ngayon naman, attorney, ngayon na nabanggit niya natin na lahat parang nag-migrate na tayo online, na parang nag-level off yung playing field ngayon eh. Lahat available na sa Spotify, YouTube, Facebook, etc. Ang bilis, with a click of a finger, nandyan na kaagad yung creation. Music man yan, o isang creative work man yan, anything. Ano pong nice nating ipayo o ipaalala sa mga composers, artists, music creators, content makers, bago sila maglabas ng kanilang mga likha online, and how can they better protect their works? Siguro, ano, again, you have to just make sure yung ano, kabisado nyo yung terms and conditions ng platform kung saan kayo nag-release, kasi you have to be aware then kung baka mamaya, although I hope wala namang ganung platform, ano, baka mamaya kasi merong provision doon sinasabi na automatically tina-transfer mo yung copyright dun sa platform, di ba? Sana walang ganun, di ba? Kasi otherwise, you have to take note of that dahil mawawalan ka ng, ano, ng ownership sa copyright mo. And also, i-weigh din nila yung, ano, yung, syempre, yung payment of royalties, di ba? Kasi hindi naman lahat ng platforms pare-pareho ng rates na binabayad, di ba? So, it's something for them to consider, lalo na kung namimili sila ng streaming platform, halimbawa, kung saan sila mag-release ng kanilang music. And then, lalo na for the independents, yung mga indies natin, di ba? Alam naman natin lahat na mahirap, ano mo, kung ikaw lang mag-isa, halimbawa, or ano ka lang, independent artist ka lang, mahirap makipag-negotiate, mahirap mag-market ng, ano, ng sarili mo, ng mga gawa mo. So, baka it's advisable to join a CMO, a Collective Management Organization, di ba? Ang pinaka-halimbawa dito, ang pinakamalaki natin with regard to music sa local industry natin ay PhilsCap, di ba? Kung naririnig natin yung PhilsCap, di ba? So ang CMO, it's a organization na sila na ang nagmamanage ng rights mo. So kumbaga parang you will assign certain rights to them, and then sila na magmamanage nun. Kapalit nun, they will just collect and distribute sa'yo yung royalties na makukuha nila. Di ba? So kumbaga parang it's on the business side of things, it's a load off your back na hindi mo naiisipin yung ganun bagay kasi ka, you can just focus more on creating more content, di ba? Be more aware of copyright in general, ano yung mga rights mo as a composer, ano yung mga rights mo as a performer, di ba?
kasi meron din magkaibang rights dito, magkaibang rights sa composer, magkaibang rights sa performer. Kung meron kayong mga tanong, of course, kami sa IPO Phil, bukas na bukas ang aming opisina para sa mga ganyang queries, mag-email lang kayo or just reach out to us to whatever means. And we will do our best to help you navigate yung mga copyright concerns ninyo. Mga kapadayon, ang musika ay malaking bahagi ng ating buhay at kultura. Bigyang galang natin ito at ang mga taong buong pusong nagbabahagi ng kanilang talento at musika sa ating mundo. Makiisa tayo sa pangangalaga, di lamang sa music industry, kundi pati ang buong creative industry ng ating bansa. Maligayang linggo ng musikang Pilipino! Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lamang sa Padayon! Padayon! Isang oras ng aral ang natutunan natin ngayon, mga kapadayon. No? Kulang ang isang oras dahil napakahitik ng impormasyon ang ibinahagi sa inyo kung paano natin pangangalagaan ang karapatan ng mga artist natin. At saka sa inyo, mga kapadayon, siguro ngayon, mga partners, mas alam na ninyo ang inyong mga responsibilidad bago kayong mag-post, no, sa social media na may mga kailangan kayong alituntunin na dapat sundin. No? At para laging maging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin lamang, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng National Commission for Culture and the Arts, kami ugaling samahan tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon! DSCA Hour! Sulong na! Padayon. Padayon.